Magandang araw po, mga kababayan ko sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And welcome back to my YouTube channel po. Sa araw na to, gusto ko naman pong i-share sa inyong lahat kung paano po ba i-check yung capacitors condition. Anim po, 6 capacitors condition gamit po yung analog multi-tester. Ito po yung capacitor. So, para po sa lahat, gusto ko pong malaman nyo na itong capacitor na to gamit po ng mga aircon ay meron pong 6 na kondisyon na hindi nyo po makikita kung gamit nyo po yung digital na mga clamp meter or digital multi-tester po. So, ito po yung gagamitin natin na analog multi-tester po. Okay? At ito po din yung mga 6 capacitors condition po natin. Number 1 po, meron tayong weak. Number 2, leaky po. Number 3, open. 4, shorted. 5, grounded. At 6 po, good condition. Okay? So, sa panahon pong ito, almost po, or almost lahat na po nagamit natin na multi-tester or clamp ammeter ay isa pong digital. Ito po, digital to po. Okay? Gagamitin po natin to para pag-check ng capacitor. Okay? So, kasi po, yung digital ay automatic na po. Magre-register na po dito sa screen niya yung resulta. Kung ano man ang kukunin mo, mapa capacitance man or mapa DCV or ACV or ano pa mang function na meron po siya. Pag digital po, magre-register na lang po automatically dito ang resulta po. Okay, like dito po. Itatry po natin yung digital. Gamit po yung capacitance po or capacitor setting. Yan po, capacitor setting po. Makikita po natin microfarad. Okay? At ito po yung capacitor natin. Ang capacitor po natin, ito po, ay 25 microfarad. Yan po. 25 microfarad po. Okay? Positive, negative. 5%. Yan po. Okay, so kung i-check natin kung ilan na lang yung capacitance niya, okay? Gamit po yung setting na capacitance po. Okay, i-check po natin. Ganito lang po pag-check. Tap niyo po yung dalawa doon sa terminal niya. Ayan po. Nakikita niyo naman po 24.88. Yung capacitor na to po, meron po 25 microfarad at saka kasa lukuyan po ngayon ay meron po siyang 24.87 or 88. Ayan po. So, meaning po, maganda pa po yung kondisyon ng kapasitor na to. So, ito lang po yung makukuha natin. Yung, it's either magagamit pa, good or bad lang po, yung makukuha natin ng kondisyon ng kapasitor na to pag ang gamit nyo po ay digital. Okay, yung topic po natin ngayon ay ang pagkuha po ng 6 na kondisyon ng kapasitor, which is magagamit po natin to pag nag-a-apply tayo abroad or domestic man po. Kung meron silang
Question and answer na ganito po, na ibigay nyo po yung anim na kondisyon ng kapasitors po. So, malalaman po natin at ma-explain po natin sa kanila. Okay? So, ngayon po, gagamitin po natin ang analog multi-tester po natin. I-check natin yung kapasitor kondisyon. So, paano natin po malalaman na yung mga kondisyon na yan ay weak, leaky, open, shorted, and grounded, and good condition po sa pamamagitan po ng analog multi-tester sa kanya pong movement or deflection ng pointer niya po. Gamit po ang resistance setting po. So, wala tayong ibang gagamitin po sa analog multi-tester natin, yung resistance setting po. Set lang po natin, para siguro set natin sa mas mataas-taas na setting po. Times 10, times 1K, or times 10K po. Okay. Set lang po natin. Resistance po, ha? Take note. Resistance setting po tayo dito para magamit natin at makuha natin yung 6 capacitors condition. Okay. Number 1 po tayo. Weak. Okay. Weak condition. Paano po daw yung movement or deflection ng multi-tester para malaman po natin na weak na siya. Okay. Palaala lang po. Yung weak condition po ay hindi po natin makikita sa itsura ng kapasitor. Mapabago man siya or hindi, pag weak siya, weak talaga. Okay? So, ito po yung gawin natin. Tatap natin sa dalawang terminal niya. Nakasetting po tayo ng it's either times 10 times 1K times 10K resistance po. Okay? At ang pointer po ay magde-deflect or mag-move po. Ganito po yung movement niya. Tandaan po natin. Mag-deflect po siya pa kanan at babalik po siya dahan-dahan pa kaliwa. Pero, hindi na po siya aabot sa kinaroroonan niya. Like, dito po siya dati. Okay? Zero po siya naka-stay kanina. So, hindi pa nag-umpisa. Ngayon, nung chinek natin ang kapasitor, nag-deflect siya sa kanan at bumalik dahan-dahan pero hindi na po siya umabot sa zero. Meaning, ang kapasitor na to ay weak condition. That is number 1 po. Weak condition. Okay. Tandaan po ha. Okay, balik natin sa zero. Move po tayo sa pangalawa. At palala lang po, yung pangalawa po ay leaky condition po. Meaning, no, nasa pangalan niya, leaky, may leak. Kung saan man siya may leak, no, may butas. Lumabas yung pangilalim niya na parts po. It's either oil base or ano pa. So lalabas yan. So kung may butas siya, may leak, meaning leaky condition po siya. Okay? So, kung i-check nyo man po yan, same procedure pa rin po. Ha? Same settings po. Resistance. Times 10, times 1K, or 10K. Okay? Settings po. Okay? And then, ikakabit po natin dito sa terminal niya. Yan. Dalawa po terminal, yung test probe niya. Okay, and the pointer po, ganito po yan. Magdi-deflect po siya, same sa kanan. At dahan-dahan pong pabalik po siya. Pero mag-i-stay po siya sa bahaging gitna. So, bahaging gitna po, ha? Bahaging gitna, hindi ko po sinasabi na sa gitna talaga nitong scale na to.
basta nasa bahaging gitna, mapadito man, dyan, 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 basta parang nasa bahaging gitna po siya. Yan po ay leaky condition. Okay? Leaky condition, tandaan nyo po. Ha? Ito lang po ang, ito lang pong kondisyon na makikita mo sa katawan niya. Ha? Kasi leaky. Okay? At yung movement ng pointer po ng analog multi-tester ay dito po. Magstay po yung pointer niya sa bahaging gitna po. Okay. Number 3. Open condition. Open condition po. Ano po bang ibig sabihin ng open condition? Open po. Bukas. Putol siya. Walang contact. Open. Okay? So meaning, yung dalawang terminal na to ay connected po yan sa ilalim. No? Yung kinaroroonan po ng nag-i-stored ng energy po. Okay? Nakakontak po yan doon. May connection po yan. So, isa sa terminal na to ay naputol po. Naputol. Ha? So, naputol siya. Wala siyang nasandalan kahit anumang bagay sa ilalim. Naputol lang po. So, pag-check nyo po dyan, wala po. Yung pointer niyo po ay walang galaw, walang deflection, kahit konti, hindi siya gumagalaw. Yan po ay open condition. Tandaan po natin, open condition, hindi gumagalaw yung tester pointer niyo, ha? Walang deflection, mapakanan man or ano. Wala po, tandaan natin, open condition. Pang-apat po tayo, shorted. Okay? Shorted condition po. So, meaning po, yung dalawang terminal nyo, may connection po sa ilalim, naputol po yung isa, at nakasandal po siya sa isang terminal po. Nakasandal siya sa isang terminal. So, meaning, contact na po silang dalawa doon sa ilalim. So, pag-check nyo po dyan, yung movement po ng pointer po natin or deflection ay mag-deflect pa kanan pero mag-stay po yan sa zero resistance po. Zero. Ha? Meaning po, shorted ang kapasitor nyo. Ha? Hindi nyo rin po makikita sa itsura ng kapasitor yan sa panglabas na itsura niya. Hindi nyo makikita kahit bago kung naputol yan sa ilalim at nagka-contact yung dalawang terminal natin, no? Terminal line sa ilalim. Yan po ay shorted po. Ito po yung movement niya. Magstay po yung pointer sa zero resistance. Okay? Next. Number 5, grounded. Okay? Grounded condition, no? Ng kapasitor po. So ito po yung grounded, ha? Sa dalawang terminal na to po, kahit saan sa kanila, naputol yung isa sa ilalim, yung connection niya. Pagkaputol niya po ay nakasandal po. Ha? Or nakakontakt po ng katawan ng kapasitor, which is ang katawan po ng kapasitor ay metal. So, yung isang naputol doon, nakontakt po dito, no? Or dumikit. Yan po ay grounded. Paano po natin malalaman? Ganito po. Since putol na po yung isa dyan, pag tap nyo po dyan, no? Sa dalawa mong test probe, sa terminal niya, tinap mo, wala pong, since putol yung isa, ha? Wala pong movement. Walang movement po yung pointer nyo. Yan po ay grounded, ha? Until po, wala siya, ha? Take note, walang movement. Pag dito lang po, dito nyo lang po, tinap yung dalawang test probe nyo sa terminal niya. Wala po siyang movement. Pag grounded, ha? Walang movement. Unless, isa po dito ay i-co-connect nyo po or i-contact nyo po sa katawan. Ganyan po.
Ha? I-chider po, isa nito ha. Iko-contact nyo sa katawan. Diyan pa po magkakaroon ng movement. Yung pointer nyo po. And it's either po leak or good condition. Ha? Pero pag nag-grounded po yan, wala na po, hindi na po magagamit yan kasi grounded. Pero ang grounded na to ay magkakaroon po ito ng dalawang capacitors condition, which is hindi nyo pa rin po magagamit. Doon nyo lang makikita na, uy, leak pala siya. Weak pala siya. Or good pala siya. Good pala siya sana kung hindi siya nag-grounded. Okay? Ganyan po ha. Grounded yan. So, pag ganun nyo po, pag connect nyo po or pag contact nyo po sa isa sa katawan niya, doon lang po magkaka-movement po yung pointer nyo po. Ha? And it's either weak or good. Okay? Tandaan nyo po ha. Pero hindi na po magagamit to. Tandaan po natin yung number 1, weak. Number 2, leaky. Number 3, open. Number 4, shorted. At number 5, grounded. Hindi na po magagamit yung capacitor nyo dyan. Yung purpose lang po natin ngayon, para malaman po natin na yung capacitor ay may anim na kondisyon po. Last but not the least po, good condition. Okay? Good condition. Ganito po. Good condition. Same procedure. Itatap po natin sa terminal niya yung dalawang test probe natin. Okay? And the pointer po, magdi-deflect po yan pa kanan at babalik dahan-dahan po at dito po siya magstay sa kinaroroonan niya po, yung zero position po dito sa kaliwa. So tandaan niyo po, pag nag-deflect sa kanan at babalik po siya sa dating position or original position po na sa zero, yan pong condition na yan ay good condition. At pwede nyo pong gamitin yung capacitor nyo. Okay? So, ito na po. I hope po na meron po kayong natutunan. So, mga kababayan ko po, I hope lang na meron po tayong natutunan sa topic po natin ngayon, na paano po ba i-check yung isang capacitor na merong anim na condition po gamit po yung analog multi-tester po natin. So, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please po, mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Mag-like po at huwag niyo po kalimutan na pindutin yung notification bell para sa susunod na video ko po. Marami pa po akong video na isi-share sa inyo po doon sa mga gustong maging ref and aircon technician po. Subaybayan niyo lang po lahat ng mga video ko kasi step by step po natin isi-share sa inyo sa pamamaraan po ng video tutorial ko po. So, dito na lang po tayo. Magandang araw po sa ating lahat. And God bless all po.